Na? Okay. Wiring tayo ngayon, basic wiring. Okay. Paano nga ba mag-angkla ng wire? Okay. For example, itong wire natin, itong tatlo. Ang unang tanong, gaano kalaking wire ang gagamitin mo? Okay. Ako kasi, kung gaano kalaki yung sanga na i-wire, ganong kalaki din yung more or less yung wire para madaling sumunod. No? Okay. So, alam na natin kung gaano kalaking wire ang gagamitin. Second question, paano mo siya iaangkla? Paano mo siya iaangkor para hindi gumalaw? Okay. Alam na natin, ang pag-wire, 45 degrees yung ikot. Okay, 45, 45, 45. Ayan, 45, 45, 45. Okay. Alam na natin yun. Nakikita yun sa Google. Minsan, hindi tinuturo doon kung paano mag-angkor. Okay. Kung itong dalawang to ang i-wire natin, dahil ito lang naman ang gagalaw, so, ang pag-angkor minsan, ganun ginagawa natin. Iikot, ikot, ganun. Okay. Mali yun. Kasi, pag dito ka nag-angkor, gagalaw-galaw yan. So, tendency, mape-pressure tong parting to. Okay. Pwede rin dito mag-angkor. No? Pwede rin dito. Ikot-ikot, pupunta doon. Masyado nga lang malayo. Kasi stable na to, mas maganda mag-angkor dito. Okay. Bakit sa ilalim? Okay. Bakit hindi pa ganun? At dapat pa ganun. Okay. Sa show kasi, no, sa bonsai show, mas maganda sa ilalim para mas malinis yung ibabaw. Yun ang purpose nun. No? Ngayon, alam na natin kung anong size ng wire ang gagamitin. Alam na natin kung saan niya anchor. Ang tanong ngayon, gaano kahaba yung wire na gagamitin mo? Okay. Kung dito ako mag-a-anchor, no? At least, kung gaano kahaba ito, mag-ano ka pa ng kalahati. Magtira ka ng kalahati. Ganun din dito. Yan. Bakit? Para meron kang hawakan. Kasi pag sakto yan, mahirap yan i-bend. So, pag pinless mo siyang ganyan, iniikot mo siyang ganun. Okay, yan, no? Titignan nyo. Ngayon, pag ikot, iiwasan nyo yung mga nodes. Okay? Kita nyo, iiwas nodes. Ganun din sa kabila. Iiwas nodes. Ngayon, actually, yung 45 degrees na sinasabi sa tinuturo, karaniwan hindi nasusunod. No? Karaniwan hindi siya nasusunod, no? Okay. Tignan natin, no? Ngayon, ito naman yung wire natin. Ngayon, kung pangalawang wire na, saan ba siya tatama? Before kung titingnan dito, tingnan mo dito. Saan ba siya tatama? Pagkatapos ba nito o dito? Okay. So pag-aaralan niyo 'yan. Kung dito kayo sa harapan, dito kayo mag-wire. Kung dito sa likod naman, dito. Okay. Ganun din ang principle. Kung gaano kahaba, adjust kayo ng mga kalahati. No? So, kung dito, tignan nyo ha. Iikot. Okay. Iiwasan nyo yung nodes. No? Iiwasan nyo yung nodes. Ito, may nodes dito. Sa bagay, hindi naman ito gagamitin dahil masyado malapit. So, pwede siyang tamaan. Ngayon, ito, may nodes to, may nodes doon. Iwasan nyo yan. So, naiwasan nyo yung nodes. Kasi doon lalabas yung trunko. Okay. Pagdating sa dulo, ilalock nyo siya. Lock. Lock. Okay. So, meron na kayong na-iwire nyo siya na maayos. Ito kasi, kaya ganito to, iwas ito mapunit. Pag minsan nasobrahan,
hindi na siya masasobrang dahil nakalock na siya. No? Nakalock na siya. So, ayan, ang susunod is paano mag-bend. So, kung i-bend mo ito, tignan niyo yung daliri ko, alalay, baba. Ito, alalay ito, taas. Ayan, sumunod. Kasi, yung size ng wire niya, sa kanyang sangahal, si isa. Ganun din dito. Ito, konti na lang to. So, lalagyan siya ng support. Okay. Ito nyo. Ito, hindi na ganun to kasi malaki na to. Okay na siya. Hindi na siya kailangan. Ginawa ko lang tong pang-anchor. Okay. Ito, hindi na siya i-bend kasi maganda naman yung okay na ako dun sa ano niya, dun sa angulation niya. Itong dalawa lang ang ginawa kong binend ko. Ginawa ko lang siyang pang-anchor doon. So, puputulin ngayon natin to. Napuputulin natin to. Okay. Tignan niya yun. Dito. Mas maganda to pag itong dalawang ganyan para malinis ang putol sabay. So, kita nyo, ganyan dapat pag wire. Secured siya. Secured. So, ito, adjust natin ng konti. Kada magwa-wire, yung daliri i-alalay. So, yan na siya. Okay, so, importante, yung anchor, saka yung nodes iuwasan nyo. Kasi doon lalabas yung mga panibagong sanga. Okay, part 2 tayo, no? Ito, winner ko na kanina, no? Kung papansinin nyo, iba yung pag-anchor niya. Pang-training, okay itong ganitong klase. Pero sa show, mas maganda kung sa ilalim ang gagaling. Sa ilalim, mas malinis, no? Kung papansinin nyo, ang sabi sa Google, sa mga tinuturo, is 45 degrees yung ikot. Okay. 45 degrees, 45 degrees, 45. Actually, hindi na susunod yun base sa aking experience. No, bakit? Kasi meron kang iniiwasan eh. May iniiwasan kang nodes. Yeah, meron kang mga iniiwasan nodes. Yun. Tignan nyo ito, nakabuka pa nga ito. Ayan, no? Okay, nakabuka. Kasi nga, to give way doon sa nodes. So, okay naman sundin yung 45 degrees, no? Doon sa palaging tinuturo. Pero may pagkakataon na mag-adjust tayo, iwasan o wag sundin kasi nga mas importante yung purpose natin, yung umiwas sa nodes. No? So basic lang 'yon, yung 45 degrees, basic lang 'yon. Sinasabi ko sa inyo, pwede kayong hindi sumunod doon as long as tama ang ano niyo, tama ang purpose niyo na i-bend niyo nang tama yung sanga. Sumunod naman. Yun ang purpose ng wiring. Okay. Papansinin nyo ito. Yung mga sanga na i-wire, unti-unti nang lumayo dun sa main trunk. Okay. Dati, itong winire. Ito mga ito. Okay. Lumaki, putol, tumubo. So, stable na siya. No, stable na itong mga ito. Malalaki na. So, ibig sabihin, ang susunod ng wiring, lumalayo na sa katawan. So, dati dito may wire yan. Saka yung parting yon, nasa dulo. Yan. Saka ito. So, nag-clip tayo, nagpatubo, then clip, then panibagong grow. Ito na ngayon yan. So, papansinin nyo, unti-unti na lumalayo yung wire doon sa trunko. No, unti-unti na. Ginagawa na lang pang-anchor to. So, later on, ganun ulit ang gagawin natin. Pag may tumubo, wire, then magiging stable na yung winner natin dati, and so forth. So, palagi ko sinasabi sa inyo, ang wire is pang ano lang yan,
pang-training. Hindi yan habang buhay na andyan.